Hello everyone, this is me, Len Dragon, ang babaeng dragon na di bumubuga ng apoy. At ngayon, dahil alam nga natin na very viral, ang hiwala dyan ng mga couple na, ayan, pag-uusapan natin ang dalawang klase ng hiwala yan. So, una na natin dyan, si Kastakli at si Zeynab Baraki na nag-live-in lang naman sila, pero syempre may anak sila. And then, ang very sikat ngayon, si Moira De La Torre at ang kanyang asawang si Jason, na kung saan ay di ba may kanta pa silang Ikaw at Ako. Ayan. So, pag-uusapan natin. Una muna kasi actually ay tawag dito. Napanood ko kasi yung interview ni Tony Gonzaga kay Zeynab Baraki, na kung saan ay ni-reveal naman talaga ni Zeynab. At nagpakatotoo talaga siya na yun na nga, single na siya ngayon, single mom, just like nung nag-birthday nga yung kanyang anak na si Baby Bia. Ayan, yan, pinag-usapan nila. So, gusto ko rin syempre mapanood nyo. And ewan ko kung nakikita niya totally sa akin, ano, sa akin ko. Alam nyo kung matatandaan nyo, 2 years ago, siya ang kauna-una ang guest ko sa Tony Talks. Ngayon, nagbabalik na siya as a new woman and mother and more beautiful than ever. Kasama natin, Zeynab. Ay, Zeynab! Nagupat na ang dasal ng lahat. Lagi nilang kinukuhan, future single. Pakinggan muna natin. Tapos sabi mo na excited ka. Hindi ako pa nga nun kasi di ba emotional ka. Parang ganun na yung mark. Kasi di ba nawala yung baby ko, yung pangalawa. So, ano siya talagang labor. Boy siya lumabas. So, talagang nanganak ako. Ano pa na yung bagong hormones? Actually, parang nasa postpartum ka ba? Ayan, medyo ipopost na muna natin. Dahil, ayan, medyo, ano lang te, parang pakita lang na naging interview ni Tony Gonzaga kay Zeynab Baraki. So, kung iisipin kasi, ayan, dahil syempre, so bye-bye ko rin naman ang love team nila ni Kastakli, and I can see so, na talagang dito kasi, mas makikita natin, and pagahambingin din natin, okay? So, una kasi, nakita ko na factor kay Zeynab Baraki at saka kay Kastakli, di ba yun nga, maraming mga episode sila ng hiwala yan talaga, dahil hindi naman talaga maitatanggi na itong lalaki na si Kastakli, sabi ko nga sa inyo dun sa una kong vlog tungkol sa mga hiwala yan, na talagang kahit ganun naman ang itsura, talaga namang hindi mapipigilan ang pagiging babaero, ganyan. So, yun, and I'm saludo ko kay Zeynab Baraki dahil na kaya niyang isurvive ang kanyang anak na si Baby Bia na nag-celebrate ng first birthday noong April 28 yata yun, katapusan ng April. So, yun, nairaos niya na maayos at nakaya niya kahit siya lang mag-isa as a single mom. Ayan. Ayoko nang totaling i-elaborate kung ano pa yung mga factor na kung saan ay naghiwalay sila, but ayon sa aking mas narinig or naintindihan doon sa tawag dito sa interview kay Zeynab Baraki is natuklasan niya talaga na talagang maraming mga ka-affair. Ayan, may ka-affair na as in sobra, hindi na niya sobrang na-get deeper, kumbaga para sa kanyang sarili na lang yun, pero talagang para sa kanya hindi kapatapatawad yung ginawa na talagang iniwan sila ng anak niya. Diba, may mga kanta-kanta pa nga si Kastakli tungkol sa pagmamahal niya sa anak niya na si Baby Bia. Pero yung pinakamalupit yata kasi talaga na naging ano, is yung nung tinatanong siya ni Zeynab kung meron siyang ka-appear, nanumpa pa talaga itong si Kastakli na kahit mamatay man daw yung nanay niya, mamatay din si Zeynab o ang anak nilang si Bia, wala daw siyang ginagawang ganun. But after a few days, yun na nga, nabuking na siya with matching, kumbaga kung hindi pa siya ano, tapos yun, iniwan na niya sila sa Zeynab, diba? Which is napakasakit, dahil kung tutuusin, sa bawat hiwalayan kasi, wala namang kinalaman dun yung bata, ayan. And syempre, sa bawat hiwalayan, ang lubos na nasasaktan, honestly, is ang babae. So, may mga katanungan kasi mga kaibigan natin, kung sa bawat hiwalayan ba, sino ang pinaka nagsisimula or sino ang pinaka nasasaktan. But honestly, I will say it so, na ang babae talaga, especially kapag may anak, sila ang pinaka
nagde-depress, mas nahihirapan, di ba? Pero may iba't ibang factor din kasi yan. Meron din kasi sa hiwalayan na yung babae din yung gumawa ng affair, kaya sila nagkahiwalay, di ba? So, second factor naman na pag-uusapan natin pagkatapos natin pag-usapan yung kay Zainab at saka Iskastakli, eh yun naman kay Moira at kay Jason. Ayun na nga, recently, mga ilang araw lang nakakalipas, hindi muna ako gumawa ng vlog nun. Inintay ko muna na talagang marami pa akong makalap na mga impormasyon tungkol sa mga reason kung bakit sila nagkahiwalay. Which is, ayun na nga, the good factor is talagang inamin talaga na via post ng asawa ni Moira that he has been unfaithful. Which is, for me, personal reaction ko lang din naman kasi to. Wait, lainin muna akong tubig kasi mahangin. Nakakatuyot ng lalamunan. Nasa park nga pala ako kasi later on magja-jumping rope challenge ako. Kung saan para ma-exercise yung katawan ko. Ay, ano, ang tawag dito? Para sa akin, yung pag-amin mo directly and syempre, di ba? Matagal nilang tinago to. For 3 years, naging married sila. And ang ano naman, wala silang naging anak. So, siguro ang pinaka magdadala lang ng lahat ng mga hinanakit or sama ng loob ng yun is si Moira talaga. Ayan, si Moira, yun nga, recently, di ba, nag-upload siya ng panibagong video which is papanoorin nga natin para medyo may idea din kayo tungkol sa new song ni Moira na kung saan pagpapanoorin mo na naman siya. As in, super sakit-sakit niya na naman talaga, diba? At very, I think number one sila na trending na naman ngayon sa ano, sa tawag dito, sa any platform, ayan. So, let's go, ayan, kung anong yung kanyang bagong kanta, ayan. Hayaan niyo lang ako kasi vlog ko naman to, ayan. Napanood ko lang din kasi siya, okay lang kahit ma-copyright ako dito. Kasi ano naman to eh, gusto ko lang marinig ng bawat isa yung kung ano yung mas sobrang nakakapagpasakit sa kanya ngayon. As in, nung pinanood ko yun, hindi ka na makita. Ayan. So, let's do this. At syempre, merong harang-harang. Pagitan pala ang pamagat. Ayan. May lyrics pa yan. Diba? So yun, ako, tumatawag na ang aking anak sa aming video call. So ayun, di ba? Sabi ko nga si Moira was facing a lot of depression, ayan, and anxiety right before nung maging kasama, nakasalin sila ni Jason. So di ba? Ngayon yung super hurt sa nangyari sa kanilang yun. Although syempre nagtatahimik na lang si Moira, siguro dinadaan na lang sa niya sa ganyan, sa pakanta-kanta, pero sa bawat hiwalayan kasi na yun, ayan, syempre, ang babae kasi, mas mapag-isip kasi kami, ayan. Kumbaga, sa mga lalaki, I know, they are hurt also, but dito kasi sa dalawang cases na to, isang talagang kilalang babaero, si Skastakli, tapos isang umamin ng unfaithfulness niya, pero ayan, maraming mga nalilink na mga bagay, pero parang inadmit was third party. Hindi natin alam kung anong klaseng unfaithfulness yon. May iba na kumakalat na balita na malamang isang nga daw gay itong si Jason, ayan.
Tapos may iba naman na nagsasabi na talagang babae naman daw talaga ang cause of hiwalayan. But ayan, let us respect their decision kung bakit sila naghiwalay or what or something, kasi let's respect their privacy. Ayan. So gusto ko lang ipakita yung dalawang factor ng mga hiwalayan. But sabi ko nga sa mga sinasabi ko rin sa iba, it's easy for us to say I love you, to say mahal kita sa isang tao, but very hard and difficult to prove that it will last a lifetime. Kasi maraming mga factor na pwedeng maging reason ng inyong hiwalayan. Like yan, di ba? Nung una, nang nililigawan mo pa lang, syempre mahal na mahal mo. Pero nung naging couple na kayo, as in nagsama na kayo sa isang bubong, and you see many attitude, many hindi magandang mga bagay tungkol sa kanya, dun nagsisimulang lumabo or mawala yung feelings mo sa kanya. Which is, di ba, si Moira at si Jason kinasal. Si Sena Baraque at si Castacli nag-live-in lang. Pero syempre, nagsama pa rin sila sa isang bubong. So, nakita nila yung mga ugali ng bawat isa, di ba? Which is, ayan, sabi naman ng iba, sa showbiz kasi, very easy yung maghiwalay kapag ka, sige, ayoko na sa'yo, ganyan. O, hiwalay na tayo, ganyan. I-announce na natin. Syempre, pag-uusapan nyo ng madlang people, di ba? Pero pag sa mga hindi naman sikat na tao, kumbaga, very difficult, especially magastos kapag syempre kasal kayo tapos you would decide to annul or mag-separate talaga kayo or divorce, diba? So sa ibang country, ayan, allowed yun, pero sa atin sa Pilipinas very difficult pag dun ka kinasal, especially sa ano, sa tawag dito sa mga Kapitolyo, yung mga mayor or mga ano, yung judge, yung mga nagkasal sa'yo, diba? Tas mga pastor or mga pari, ganyan. So diba, doon natin makikita na sinasabi kasi nga na tinatanong ng iba. Ang tao din pati kasi talaga, kagaya ng halimbawa, hindi tayo marunong makontento sa kung anong meron tayo. Kumbaga, yun nga yung isa sa mga naging preaching ng pastor namin sa church. Always naman kasi sa buhay natin, we will always search and find for something to complete us. Diba sabi nga, kagaya sa phone, ayan, bumili ka ng iPhone, una isang mata lang ng iPhone, sumunod may lumabas na dalawang mata ng iPhone, bumili ka rin, may tatlong mata ng iPhone, bumili ka na naman, diba? So, people are always finding for something that they can feel their ano, their needs of can feel themselves, ayan, yung makakapagpuno sa sarili nila, which is actually ang tunay naman na makakapagpapuno sa hunger natin or yung paghahanap natin na mag-fullness sa atin is none other than God, none other than Jesus. Ayan. Hindi mo pwedeng hanapin yung tunay na pagmamahal na magtatagal hanggang habang buhay, hanggang lifetime sa tao. Kasi tao yan eh. Tao haba, many mistake. Ayan. Tao pwede yung magkamali through words, through action, di ba? Pero si God, ayan, yan ang magmamahal sa atin ng pang lifetime. Hindi mo man siya napapansin, hindi mo man siya, ini-ignore mo man siya kasi pinaparamdam sa'yo ni God kung gano'ng kanya kamahal. And sa buhay natin, siya lang talaga yung makakapagpuno sa atin na yung lahat ng mga pagkukulang ng tao sa atin na pagmamahal, si God lang ang makakapuno nun sa atin. So, ayan, pinag-usapan lang natin ng very viral na mga usapin. Ayan, at pinag-compare natin ang dalawang paraan ng mga sikat na hiwalayan ngayon, like Zainab and Castacli and Moira and Jason. Ayan, kung may idadagdag pa ako ng mga factor dito, ay abangan nyo na lang sa aking next vlog. Basta yun muna yung naisip ko na gawing ano ngayon, ngayong video vlog. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. This is me again, Lendrago, na babaeng drago na di bumubugan apoy, saying I love you all from the bottom of my heart and may balbalunan. God bless us all. Mwah, mwah. Chup chup. Bye bye.